Magandang umaga po sa lahat sa kamag-anak. Gusto kong makita din ang ating PowerPoint ngayong umaga, siguro ipinag natin ang tiyan. Komportable ako pa ang ating microphone ay okay lang sa inyo dito na makapaglakan-lakan ako. Okay, nagpapasalamat ako sa nag-prepare sa sabadong ito na ako'y makapagsalita sa iglesia natin dito sa Fairview. Supposed to be last October, third Sabbath. Sabi ko kay Sister Edita ay dadalo ako dyan kung saan ka dumadalo. Ang layunin ko lang may interview kasi isa po siyang bunga sa aming ministry. Sabi niya, nakausap ko na po yung elder doon. Tinigyan ko kayo ng slot. Sana po makapagsalita po kayo dito. Kung kailan po yun, sabi niya, sa ano, mga November na. Kung sige, hindi na ako tutuloy, sa November na lang. Kaya nga, ngayong Sabado ito, nasit na dito ako masasalita. Ako po isang Bisaya, Tubong, Mindanao. Ang aking papa ay tagas, ang aking mama ay tagas Cebu, ang aking papa naman tagas Ikihor. Naglakas loob kami sa isang ministry, sa media ministry, ay nung ako'y bago pa sa Luzon, nahirapan po ako mag-Tagalog. At hindi din po ako magaling sa English. Pero ginawa ko, pinilit kong English-Tagalog ang aking ginagamit. Pag mahirapan ako sa Tagalog, gagamit ako sa English. Pag hindi naman kaya sa English, babalik naman sa Tagalog. So, ina-upload namin yun sa YouTube ang aming ministry at nagugulat kami sa resulta, maraming nag-response. Ang kaibigan ko ngayon sa Facebook ay umabot na ng 3,000 na higit. At karamihan doon ay sila nagre-request at pinagpala sila sa ministry namin sa YouTube. No, hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang nanonood sa aming ministry at maraming, ano, karamihan ang nanonood sa ibang bansa, sa Middle East, kasi wala silang simbahan doon. At kapag tinatayot nila yung Tagalog sermon ng aming mga ginagawang ministry sa YouTube, lumalabas. At mayroong mga nanonood sa Middle East, pagpalik, pumupunta sa simbahan namin, nagpabaptize na. Nagugulat kami. Kaya nga mayroon naman ibang nagpabaptize, galing sa Middle East, umuwi sa Cebu, umuwi sa Davao, baptized na sila. At ngayong umaga, aking pinapasalamatan din si Sister Edita. Siya po ang dahilan kung bakit ako nasa inyong kalagitnaan para makapagsalita. At una sa lahat, pinapasalamatan ko ang Panginoon na siya talaga may akda ng lahat ng mga bagay. Kinamit lang po tayo. No, ang aking topic ngayon about the wise Adventist. Siguro minsan na ako makapagsalita dito. Pero gusto kong iiwan itong mensaheng ito, hoping to be na lahat tayong mga nag-claim na mga Adventist, we should be become wise in our serving to our God. Na kailangan tayong magiging matalino. Maraming mga parabola sa Biblia at preferably ginagamit ng Panginoon ang salitang matatalino. Mayroon akong elder na siyang nag-mumold sa akin paano ako makagawa sa gawain. Nagiging Adventist po ako at dahil so 14 years old. Dumalong po ako first time sa Seventh-day Adventist at yung pagdano po, nabaptize po ako doon. At ang aking karanasan kung paano ako nabaptize, hindi katulad ng iba na napakinggan ang ating mensahe. Ako po, pagdano ko po sa Seventh-day Adventist, ay mayroon pong baptism doon. 20 po yung nabinyagan. Bibinyagan. Pero mayroon pong bumulong sa akin na malinaw. Narinig ko yung tinig. Sabi niya, sasama ka sa kanila. Hindi ko po naintindihan yung about baptism. Ang akin lang narinig, sasama ako sa bibinyagan.
nag-umpisang tumibok ang aking puso kasi invited lang ako ng aking lolo na Adventist at the time. Pero hindi ko mapipigilan yung kanyang pagtibok. Inadvent ko si lolo 3 times. Lolo, gusto kong sasama sa kanila. Yung aking lolo hindi maniniwala. Kasi maraming bisis akong inaalok sa Bible study para palagi ko siyang tinatakasan. Nangako lang ako na next Sabbath sasama ako sa iyo. Pagdalo ko doon, nangyayari na baptism. At mayroong malinaw na boses na bumubulong sa akin. Sinunod ko po yun nang walang tanong. Hindi ko po naunawaan ang mga bagay na aking dinidesisyonan. Pero nililid out ako ng Panginoon. Tinatawagan ako sa kanyang gawain. Yung lulo ko na sinamahan ko siya po, sabi niya, lalabas muna tayo sa church kasi hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Lahat ng bibinyagan dito ay ma-Bible study mo na ikaw hindi ka nakakaranas. Doon kami sa ilalim ng puno ng langka. Doon kami nakaupo. Sabi niya, naintindihan mo ba yung iyong sinasabi? Ay, hindi po basta-basta ang baptism. Pero sabi ko, no, kung mayroon mang magagawa ka, gagawin mo kasi ngayon na, gusto kong paano na ako magpabaptize. Sabi niya, sige, mangako ka sa akin na pagkatapos mo mabaptize, mag-Bible study tayo. No? At that time, siya nangako sa akin na siya mag-Bible study. Isang bisis lang po kami ng Bible study. Nagkahiwalay po ako na kami ng aming lolo. Malayo po ang kanyang tirahan. Hindi ko na siya napupuntahan. At alam niyo nung nalaman ng kapitbahay namin, kasi 3 kilometers away, yung simbahan, nung nalaman ng elder doon na ang devoted Catholic, kasi ang aking papa at mama, they are devoted Catholic. Kursilista sila pareho. At inalog na nila ng Bible study, hindi nagpa-Bible study ang aking magulang. And here's come a time na ang kanilang anak nabaptize sa 70 Adventists. Inalagaan ko ako, doon ko ako niya, tinuturuan paano mamahalin ang Biblia, paano babasahin, binabayan ako, paano hanggang dumating kami sa punto, paano mag-Bible study. At nagdidebote ko siya ng isang time na tuwing Linggo, ibibigay niya ang araw na yan sa Panginoon. At sinasama ako sa Bible study. Yun, Linggo na, mag-Bible study tayo. Holding ko yun, ang aming Bible study. At doon namin nakikita ang kanyang nadala sa Panginoon, pamilya, pumapasok sa iglesia. Nakikita ko sa kanya yung sincerity, how he gave Bible study. Pag magkuha siya ng desisyon, nakikita ko kanyang luha, tumutulong sa harapan ng aming pinabible study. Sabi ko sa Panginoon, how, sabi ko sa kanya, Panginoon, gusto kong magiging ganito. Ang saya pala ng inyong gawain. At hiningi ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng kaloob. Pero kung mayroon kayong kaloob na ibibigay, yung kaloob na mangangaral sa inyong gawain. At alam ninyo, lahat ng hiningi ko sa Panginoon, pagpatumbol sa kanyang gawain, binibigay ng Panginoon. Right away. No? Nung ako po'y bago pumunta dito sa Luzon, ako po'y nagbubukid na. Nagpapasalamat ako kay ng brother Darwin. Si Darwin ay ano po yan, roommate ko yun sa Mountain View College. Magka-roommate ko kami niyan. No? At nung bago ako, kahapon ng isang araw, sabi niya, ikaw ba ito, John? Magkakilala tayo dati, magkita tayo bukas. Sabi, diniisip ko, sino kaya yung Darwin? Diniisip ako ng mga kakilala ko dito, ay sa Mindanao, hindi ko talaga naisip si Darwin, na roommate ko pala. So, mayroon pa siyang katabi na dati ding 1,000 missionary movement, nalimutan ko lang ninyo yung pangalan, sister. No? Pero, hindi pala, mayroon pala akong kakilala dito sa lugar na ito. So, purihin po natin ang Panginoon. No? Ngayong umaga, nag-umpisa po ang aming media ministry, Panginoon po ang nagpasimula. At, ganito po yun. Mayroon pong punting pera kaming inaasahan ni Mrs. 50-50. Kasi ang lupa ng aking biyanan, ma-remata na sa bangko. Sabi nung barangay kapitan, isang buwan na lang ang inyong lupa, maririmata na yan ng bangko. So, pag hindi yan mabibinta natin sa iba, wala na kayong pag-asa. Lumuhod po kami ni Mrs. Sabi niya, Panginoon,
Huwag ninyo ipahintulot na hindi namin mapakinabangan yung lupa ng aming tatay. Kung inyong ipagkaloob na mabibinta siya, kalahati ng aming share, ipagkaloob namin sa gawain. Pero hindi namin ibibigay sa church. Kasi marunong naman ako mangaral, bibili ako ng mga equipment para sa pangangaral. Doon nangyayari yun, after a week, mayroon ng buyer. Napakabilis. No? At after 3 weeks, nagkakaroon na kami ng atian. Kalahati noon, binili ko ng camera, binili ko ng laptop, at binili ko ng projector. Hoping to be na mangangaral na ako. Mayroon po akong pangarap. Sabi ko, Panginoon, medyo high-tech ng panahon ngayon. Gusto ko ng aking natutunan sa evangelism. Ilalagay ko sa DVD. At saan man ako pupunta, ipaminigay ko ang DVD, walang bayad. Basta makakatulong lang ko ng inyong gawain. Pero alam ninyo, ang part ng Panginoon, mayroon tayong mga pangarap, pero God has a better plan. No? Nang nag-crusade ako sa pastor ng UP sa Tagaytay, matatapos na ang crusade nila, si Pastor Amurao, nag-crusade, kinakabir ko yun ni Sir Wayne. At habang kinakabir ni Sir Wayne, pag-uwi, ang tagal kong magsisermon, madaanan pa ako nila ni Sir Wayne. Nagkakaroon siya ng interest, sino ba itong nagsisermon dito? Ang taon, ang kalsada. So habang nagsisermon kami, tapos sabay ang aming baptism ni Pastor Amurao. At nangyayari sa tulong ng amin ng Panginoon, mas marami ang aming baptism kay Pastor Amurao, nagkakaroon ng interest si Sir Wayne sa akin. Kasi kinakabir niya ang mga pastor sa UP, nagkakaroon siya ng interest na i-cover din ako niya sa kanyang studio. Diyan nagpasimula ang ministry. No? Marami po kaming speaker sa studio ni Sir Wayne. Siguro kung hindi ako nagkamali na sa 20 plus, isa po ako sa kanyang speaker. At lahat naming video, ang pangarap ko lang, ilagay lang sa DVD para ipamimigay. Pero ang Panginoon, mayroong malawak na plano sa gawain. Binigay, ilagay po niya sa YouTube, sa Facebook, at nagbubunga ito ng marami. Sa mga YouTube ko, sa mga YouTube videos ko, siguro hindi ba nakapanood yung iba, mahaba, ang aking 666, ilang oras yung sister? 2 hours and 24 minutes. Sa mga Adventist, hindi po yun nila tatapusin. Pero sa mga uhaw sa katotohanan na karamihan na pabaptize, ay hindi na nila isang bisis pinapanood ang aking video sa Daniel and Revelation Seminar. Meron akong viewers sa Israel, sabi niya, hindi lang 10 times ko yun pinaulit-ulit, Brother John. Ang Daniel and Revelation mo. At palagi pa rin akong nabibless sa iyong mga presentation. Iko, praise God. Panginoon, sabi ko, Panginoon, mapagkatiwalaan mo ako. Humingi mo ako sa Panginoon ng camera. At ito, 3 weeks ako pa lang. Binigay ng kapatid natin sa Kuwait. But thank you, Lord. Nagtayo pa ako ngayon ng sariling studio. At kulang pa yung aking mga equipment. Sinusuportahan ko niya ako ni Sir Wayne. Siya po ang nasa likuran kung bakit ako nakarating sa media ministry. Ang ating oras po ay 11:25. Dadamo tayo ngayon sa ating pag-aaral ngayon. Okay lang ba sa iyo? Lalampas tayo konti na. No? Siguro, minsan-minsan lang ito. Lalampas tayo ng konti ng 20 minutes natin. Ang ating topic ngayon tungkol sa the wise Adventist. At ang sabi ni, kapag magtatagumpay na tayo, ito yung maririnig natin sa ating Panginoon. Lahat ng gumagawa sa gawain ng Panginoon, anumang linya ng gawain. Ito yung tinig na maririnig natin. Ano sasabihin ng Panginoon sa atin? Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou unto the joy of the Lord. No? Itong salitang ito, gusto ko itong marinig. At gusto ng Panginoon, sa buhay na ito, pinagkatiwala lang niya ang maliliit na bagay. Bakit maliliit na bagay? Our time in this planet is very limited. Sabi niya po sa Jesus ni David, ang ating edad 70 to 80. Then, ano na, pag-expire na tayo. Lalampas na yan sa 80 ang ating edad, hindi na masaya ang buhay. Ito yung klase ng no, maliliit na bagay, maliliit na panahon ang binigay, scope of time na binigay sa atin na makaiksi. Pero gusto ng Panginoon, magiging tapat tayo sa kanyang panahon na binibigay. Kami sa media ministry, gusto namin na walang nasasayang na panahon. Alam ninyo ang aking trabaho,
Hindi pa ako connected sa ating denomination. Hindi pa ako connected sa Hope Channel. No? At simple lang ang aming ministry. Ako yung tricycle driver lang. Kasi frustrated ano ako, theologian. Nag-aaral pa ako sa MBC magiging pastor. Hindi po ako nakatapos. Roommate po kami ni Darwin. Siya nakatapos. Nasipag yan si Darwin. Ako ay medyo full konti na pamayabas. No? Ang mga grades ko din, nahirapan ako kasi working ako. Mababa din ang grades. Pero ano man ang aking entry sa Biblia, nadadala ko. Anong natutunan ko sa Mountain View College, na-apply ko nung lumabas ako. At pinukomit ko ang aking simpleng talento. Alam niyo, nagbubukid na ako sa amin. Sabi ko, Panginoon, balik farming ako. Pero nung nanawagan ang 1,000 missionary na sino mga kabataan mag-join, kasi presidente ko ako sa district, kinumit ko ang aking sarili sa ilalim ng puno. Panginoon, iiwanan ko itong naararo na, tataniman na lang, gagawa ko sa inyong gawain. Dadalhin mo ako sa gusto ko. At kayo ang mamumuna sa aking buhay. At ang hinihiling ko sa Panginoon, Panginoon, mula ngayon, way back 1996, sabi ko sa Panginoon, bawat taon, bibigyan mo ako ng isang kaluluwa na dadalhin ko sa iyong panan. Pero way back from 1996, hindi ako nakaranas na bibigyan ako ng Panginoon ng isang kaluluwa. Kapag mag-proceed ako, magkukuha ako ng desisyon, marami po ang nag-response. At kahit sa internet, nandadala ko ang mensahe sa internet, daming nagpapasalamat, nabibless. No? Kaya nga, sabi ko, Panginoon, mapagkatiwalaan mo ako, bagamat ako hindi tapos. Now, ating titingnan, may ano dito, yung faithful servant. Ito yung kailangan natin maranasan. Pangalawa, yung ano ng Panginoon, enter thou unto the joy of thy Lord. Ano ba itong kagalakan ng ating Panginoon? Sa sulat ni G. White sa The Great Controversy, 674, with an unutterable love, Jesus welcomed His faithful ones. Ano mapansin niyo? Pagdating natin sa langit, si Jesus mismo ang mag-welcome. Sabi ni G. White, ang ating translation from planet Earth to heaven, it's about 7 days. Ang ating, ano? At pagdating natin doon, si Jesus mismo ang magbukas sa pintuan ng langit. At kapag bubuksan ni Jesus Christ ang pintuan ng langit, siya mismo ang mag-welcome sa atin. No? I-welcome niya. Sabi niya, magsipasok kayo, kayong pinagpala mula ng itinat na tinatag ng sanlibutan. Manahin ninyo ang kaharian inihanda sa inyo, buhat pa ng itinatag ang sanlibutan. At sabi ni Nick White, habang tayong papasok sa gate na yon, sa gate of heaven, ay madadama natin na tayo'y gayong karapatan. Bakit natin madadama? Dahil ito ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan. So sabi niya, He will come His faithful ones to the joy of their Lord. What is the joy of the Lord? The Savior's joy is in seeing in the kingdom of glory the soul that has been saved by His agony and humiliation. Kung mapapansin ninyo, ito yung kagalakan ng Panginoon. Kapag makikita niya, papasok na sa kanyang kaharian, yung resulta ng kanyang paghihirap, yung kanyang agony at sa kanyang humiliation ay and the redeemed will be sharers of His joy. Napapansin, nilagyan ko ng dilaw yung sharers. Kasi bawat maliligtas, kabahagi din siya sa kaligtasan para sa ibang nilalang. No, napapansin ninyo? At ito yung nagugustuhan ko sa media ministry and I still expecting. Siguro si Sister Edith ay nakikita tayo personally. Pero mayroon pang mga lumapit sa Panginoon na ini-expect ko pagdating sa langit na lapit sa akin. Brother Jude, ngayon lang tayo nakita. Malapit sa trono ng Diyos. Pero ako nagpapasalamat sa inyong ministry. Kaya nga, minsan ito yung nagbigay inspiration sa aming gawain, Sir Win. Sabi, alam niyo si Sir Win, napakabuting partner ko sa gawain. Sabi ko, Sir Win, ang
aking mga topic ay napakahaba. Mayroon akong topic na 3 hours bago ko natatapos. Mayroon 2 hours. Wala ako karamihan topic na isang oras lang. No, sabi niya, Sister Edita, sabi niya, una kong pinanood ang plan of salvation ay hindi ko pala napapansin na mahigit na pala isang oras. No, ganun. Pero napapansin namin, natuklasan din namin na YouTube ministry pala para siyang aklat. Kapag ang viewers mo, hindi makakayanan nila yung 3 oras, kalahating oras lang, pwede niya itigil. Pagkatapos, iiwanan niya, magtatrabaho siya, babalikan niya uli yun, tomorrow, at mag-umpisa siya doon sa 30 minutes, tandaan lang niya yung mga minuto, sa gitna na siya mag-umpisa, pwede pala ganyan. Sabi siya, brother yun, sabi ni Sherwin, sabi niya, Kuya Jun, ang ating ministry sa YouTube, mayroong God's providence. Kasi natuklasan po, para pala ang YouTube pala, para aklat. Hindi mo na natapos ngayon, matatapos mo yun sa susunod na araw. Kaya nga, kasi ang aking prinsipyo, pag hindi ko matatapos ang aking presentation, pag puputulin ko yan, mahihirapan ang aking viewers magkahanap ng karuntong. Mawawala sila. Hindi nila masubaybayan ang aking turo. Kaya lahat ng katanungan, lahat ng paninira ng ibang reliyon, sinireconcile ko na yun sa isang topic. Kapag mayroon silang tanong, pagkatapos, wala na silang may tatanong. Sabi ko, okay lang sir, na ganito kahaba. Sabi niya, walang problema. Ako'y cameraman ko lang. Sabi niya, sabi, thank you sir. Tapos matatapos ang aming recording hanggang alauna. Alas 12 ng gabi. Pero kami masaya. Si Sir Wayne, pagkatapos sa aming recording na gano'n, i-ano pa niya yan? I-upload pa niya sa YouTube. Mas malaki ang pagod ng aking kapartner sa gawain. Pero kaming dalawa masaya. Ang aming balak mo, tabakan lang namin ang mensahe, pero nakikita namin ang mga kaluluwa na nag-response. At sa inyong kalagitnaan, mayroong isa, si Sister Elita. Kaya nga, purihin po ang Panginoon. Now, sabi niya dito sa sunod, as the behold among the blessed, those who have been born to Christ through their prayers, their labor and loving sacrifice. Sabi niya, as the gather about the white throne, gladness and speak kabul. No, kapag tayo na sa trono na ng Diyos, mayroong kasayahan na hindi natin mabanggit. Pakikita natin ang mga pinagpaguran natin, ang mga taong pinapanalangin natin. Kanina sa Sabbath School, nakikita ko yung isang sister natin, umiyak sa kanyang panalangin. Mayroon siyang burden sa gawain. Ito yun. No? As the behold those who have won for Christ, and as that one that gained others and distilled us others, all brought unto the heaven of rest, there to lay their crowns at Jesus' feet and praise Him through the empty cycle of eternity. Pero kapag ating makikita ang mga tao na nadala natin sa paanan, pero makikita natin ang glory sa harapan natin, ang ating mga crown, ilalagay natin sa paanan ng ating Panginoon. At sabi ni Lindsay White, anuman ang ating nagawa dito sa sanlibutan, ikukumpara sa mga bagay na pinaghahanda ng Panginoon. Isa lang ang masasabi natin. Sabi nila, napakaliit ng aking nagawa sa Panginoon. Kaya nga, kami nagsisikap sa paggawa sa gawain ng Panginoon, pero ito din ang aking nasasabi in the future. Panginoon, napakaliit ng aking nagawa kumpara sa ano. Pero mayroong isang grupo na hindi mga wise Adventists, they are called the foolish one, the foolish Adventists, ito yung sasabihin ng Panginoon, I never knew you, depart from me. No? Mamaya ating pag-aralan itong dalawang grupo, ang wise Adventists at saka unwise. Sa Matthew 24, mayroon pong tatlong mahalagang bagay dyan na ating matutunan. Ano po ang tatlong bagay na ating matutunan sa Matthew 24? What Satan would do? No? Makikita natin ang tanda ng mga panahon yan. Kasi sa unang bahagi ng Matthew 24, sinasabi po ng Panginoon sa huling mga araw kung ano ang gagawin ni Satanas sa ating planeta, sa bayan ng Diyos. Pangalawa,
nakasulat sa Matthew 24, ano ang gagawin ni Jesus Christ? Siya po'y darating. Mababasa po natin yan sa Matthew 24. At sa huling bahagi ng Matthew 24, ating mababasa kung ano ang gagawin ng Iglesia. At mapapansin natin, the book of Matthew 24 ended with a parable of two servants. Dalawang alipin po niya, wise and the other one called the foolish one. Now, may natin titingnan, these parables has three things in common. Anong common yan? They have the same master. Mapapansin itong dalawang servant, mayroon silang parehong Panginoon. Pangalawa, they live in the same house. Pangatlo, same waiting for their master to come. Napapansin ninyo? Ang foolish servant at saka wise servant, pareho po silang naghihintay sa pagdating ng kanilang Panginoon. At ano po ang ibig sabihin sa mga servant na naghihintay? In other words, they are Adventist. No? Kasi ang word na Adventist, ito po yung naghihintay. Lalala po si Sister Rebecca. Tinanong niya, Brother John, anong religion po kayo? No, ako po'y masugit na tagapagsubaybay sa mga video mo sa YouTube. So, kanina nang sinabi kong Seventh-day Adventist, alam ko, Sister, para nagugulat ka. No? Kasi ang pangalan wala sa Biblia. Pero, napapansin ninyo, pero gumawa po ako ng topic sa YouTube, yung tunay na reliyon, yung tunay na sekta, gina-justify ko po ang pangalan natin na biblikal pala. No? Kaya nga, ang word na naghihintay, ang mga servant na naghihintay, ito po yung Adventist. Kaya nga, ating pinamagatan nito ngayon, wise Adventist. Na mapapansin din, kaya nga, ang wise Adventist, ano po ang tawag sa kanila ng Panginoon? Tinatawag sila ng Panginoon ng mga tapat. Wise. At saka, give me in due season. Na mapapansin ninyo, ito yung ginagawa ng wise Adventist. Siya po'y tapat, matatalino. Paano ba natin ituturing ang isang matatalino? Paano ba ito binibigay ng Panginoon? Ang simpleng paliwanag, paano magiging matalino? Si Jesus Christ, meron po siyang parable sa Matthew 24, 7 to 28. Ano po yung parable ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, sino mang nakikinig ng aking salita at ito'y ginagawa, itutulad ko siya sa isang taong matalino na nagtayo sa kanyang bahay sa ibabaw ng bato. No? At anong nangyari? Mayroong ulan, bumaha, umihim ang hangin, dinampas ang bahay na yon, pero nanatili ang kanyang bahay. Bakit? Nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Itinuturing siya matalino. Pero ang isa naman, sabi ng Panginoon, sino mang nakikinig sa aking salita at hindi niya ginagawa, ituturing ko siya sa isang taong mangmang. No? Na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Pareho ang nangyayari, umulan, bumaha, umihim ang hangin, hinampas yung bahay na yon. Pero napapansin ba ninyo yung dalawang parabola ni Jesus Christ? Ang paghampas sa hangin at baha, ano ang kanilang direksyon? Parehong hinampas ang dalawang bahay. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Ang bahay na nakatayo sa buhangin ay mawawasak at kakinabot ang kanyang pagkawasak. And that is the symbol of the foolish Adventist. Simple lang ang paano tayo magiging matalino. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, try to evaluate it every day. Kung mayroon ka pang hindi magagawa, hindi nagagawa, Panginoon, hindi ko pa ito magagawa. Gagawin ko pa ito, tulungan mo ako. Ito lang yung ating sekreto, paano tayo magiging ano. Mapapansin ninyo ang wise Adventist, he gives meat in due season. Namumuhay siya hindi lang para sa kanyang sarili. Napapansin ba ninyo? Nagpapakain siya, naglilingkod siya. No, mapapansin ninyo, kaya ito yung mga kapatid natin sa iglesia. Ang ating mga Sabbath school leader, ang ating mga pastor, they are the faithful servant of the Lord. Nagpapakain sila.
Kung hindi tayo kasama sa mga nagpapakain, it might be na hindi tayo belong sa mga wise Adventists. No? Pero mga kaibigan, ang kanilang ginagawa, at the right time to give the present truth. No? Ano man ang present truth? Paano mo ba mapaliwanag, Brother John, ang present truth? Kasi mayroong mga present truth message. Simple lang unawain kung ano ang present truth. Kung saan si Jesus sa kasalukuyan ngayon, at sinisermon mo ang ginagawa ni Jesus Christ, that is present truth. Kaupuan ninyo, ano man ang kalagayan ng ating sanlibutan, kung ano ang nakasulat sa propesya, kung sinusubaybayan mo ang galaw ng sanlibutan, at sasabihin mo ito sa mga tao na dapat silang maghahanda, that is present truth. Kaya nga, simple lang ang ating pag-aaral sa present truth. Kasi may gabay ng Panginoon sa aklat ng kanyang propesya. No? What exactly is meet in due season? Paano natin ito maintindihan? The message is the reflection of the messenger. Mapapansin ninyo, at ang mga messenger, doon po napupurma ang kanilang pag-uugali. At alam ninyo, nung ako nag-umpisa sa gawain ng Panginoon, marami po akong kahinaan. Marami po akong sinasabi sa pulpito na hindi ko ginagawa sa sarili. Pero dumating po ang panahon na nahihiya na ako na hindi makikita sa sarili ang aking sinasabi sa pulpito. Unti-unti kong pinuporma ng Panginoon. No? Mapapansin ninyo, habang gumagawa ka sa gawain ng Panginoon, siya mag-take over sa iyo. Ipuporma ka niya unti-unti sa nais niya, saan kanya ihilid, saan kanya igagalit. May mga bagay po tayong hindi naiintindihan. Pero natutunan ko sa gawain ng Panginoon, kung ano ang kalooban ng Panginoon, gagawin mo lang kahit hindi mo maintindihan. Pero unti-unti kanyang hilig sa kanyang kabanalan. Sa paglilingkod ng malapit sa kanya ang inyong relasyon. Kaya nga ang pagiging messenger, he practices what he preaches. He preaches what he practices. At alam niyo, karamihan sa mga kapatid nating masipag sa gawain, maingat din sila, hindi sila katitisuran. Sila po'y maingat kasi naranasan din nila, napag-aralan nila kung paano iingatan ang mga taong dinala ng Panginoon. Ang atin pong iglesia, katulad po ito ng hospital. No, napapansin niyo yung parable of the Good Samaritan. Sa parable of the Good Samaritan, si Jesus po yung Good Samaritan. Tayo po yung nabintima sa tulisan. Niransak po tayo ng kaaway at iniwan halos patay na. Dumating po ang Good Samaritan, dinala sa bahay panuluyan. At yung bahay panuluyan ng ating iglesia po yan. At sabi niya, sabi ng Good Samaritan, itong salapi, ibibigay ko sa iyo kung kulang pa yan, pagbalik ko, babayaran kita. Sino bang nangako na babalik? At saan niya iniwan ang taong sugatan? Marami pong mga taong dadalhin ng Panginoon sa ating iglesia. Hindi po sila mga perfecto. Marami po sila kahinaan. Ang ating simbahan, ito po'y bahay paggamutan ng Diyos. Dito po, tayo po ang magpapagaling. Kaya nga, hindi po lang alam sister kung paano kayo iningatan ng ating mga kapatid dito. Nagiging produkto lang po kayo ng media ministry. Pero mayroon po kaming mga reports na mayroon kaming nadadala sa nalilid ng mga makasalanan pupunta sa ating iglesia pagdating ng division sa loob ng ating iglesia. At mayroon pong nangyayari ganun. Pero sana mayroon pag-iingat na ating gagawin. Kung ano ang ating sinisermon, yan po ang ating ginagawa. Kung yan ang ating, kung ano ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon, yan po ang ating sinisermon. Yan po kung paano tayo magiging faithful at saka wise Adventist. Para po natin maintindihan paano tayo magiging wise, babalikan po natin ang sulat ni Propeta ni Solomon, ni Haring Solomon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Paano po tayo magiging matatalinong lingkod? Mag-umpisa po tayo dito. Ang pagkatakot sa Panginoon, ito po'y importante sa paglilingkod. No? To reverence and to respect the power of God.
ang pagkatakot na sinasabi, hindi po yun manginginig kang natakot na lumayo. Ang pagkatakot sa Panginoon, it means reverence and respect. Kikilalanin po natin ang kanyang kapangyarihan. No? The clearest definition of the fear of the Lord is the story of Abraham. Paano ba natin pag-aralan ang buhay ni Abraham? Si Abraham ay isang taong mayroong pananampalataya sa Diyos. Itinuturing na matuwid kahit wala siyang gawa, di ba? Pananampalataya lang siya. Nag-umpisa sa pananampalataya si Abraham at tinatawag siyang ama ng mga mananampalataya. So, siya po ang unang tinawagan at siya po ang ama ng Israel. Mapapansin ninyo, sinabihan, humingi siya, nangako ang Panginoon, bibigay ng anak, ng binigyan, hiningi ng Panginoon ng kanyang anak na ihahandog sa kanya. Na siya mismo ang papatay. Mapapansin ninyo ang kanyang kalagayan, 3 days journey mula sa kanyang tahanan papunta sa bundok ng Moriah, 3 araw silang maglalakbay. At bakit ginawa ito ng Panginoon? Kasi ang utos ng Panginoon, that is things of loyalty. Susubukan ka ng Panginoon. Susubukan ang ating pananampalataya. At sabi ni Ellen G. White, individually, ang pagsusubok ng ating Panginoon. Kung paano niya masusubukan, katulad sa pagsubok ni Abraham. At mapapansin ninyo, mabait na bata si Isaac at masunurin sa magulang. Malapit sa kanyang ama. Palaging kausap habang nag-uusap sila. Sabi ni Isaac, Father, paghahandog tayo sa Panginoon, but where is the Lord? Pero sabi ni Abraham, God will provide the Lord. Pero alam na ni anak, papatayin. Ang pananampi, hindi naibigyan ni Abraham kung ano ang plano ng Panginoon. Masakit sa kanya ang hiningi ng Panginoon. Pero kabagamat hindi niya naibigyan, hindi niya alam, gagawin niya dahil sinasabi ng Panginoon. That is the example of the fear of the Lord. Ito yung halimbawa paano tayo magkakaroon ng takot. Ano man ang inoobliga ng Panginoon, malaki man ito, maliit. Try to obey it without questioning. Kasi lahat ng ipapagawa ng Panginoon, ito po'y para sa ating kabutihan. Katulad sa babaeng ito, marami siyang hindi naintindihan. So, ito pilit niyang abutin ang kamay ng Panginoon. No? Kaya nga sa keep moving forward ang ating paglilingkod katulad po nito. We will keep on moving forward. Keep climbing higher. Keep trusting firmer. Keep drawing nearer. And God, if God could bring it, could bring us to it, God could bring us through it. No, mapapansin ninyo, gagawin tayo ng Panginoon. Bagamat hindi natin naintindihan ang mga bagay-bagay sa ating paglilingkod, hindi na tayo magtatanong. No, marami pong nagtatanong sa mga nag-ano ng mga topic. Brother John, kung hindi mo bang matatopic ito, hindi ko ito naintindihan. No? Pero marami akong mga bagay na noon hindi ko naintindihan. Ang Panginoon natin pag-communicate sa pagbubulong. No, nang dumating na sila sa bundok ng Moriah, nahanda na lahat at ready ng papatayin ang kanyang anak. Hindi na itindihan ni Abraham. Pero Panginoon, ito na ang handog na hinihingi mo. Papatayin mo na ang aking anak. Pero nang ginawa niya ni Abraham, ang may tinig na narinig si Abraham, lean up your hand upon the Lord, for now I know that you fear God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito yung halimbawa sa taong may takot sa Diyos. Hindi niya naintindihan ang hinihingi ng Panginoon. Pero inap na sa kanya na ito'y narinig niya sa Panginoon. Marami tayong mga bagay-bagay na hindi naintindihan sa Biblia. Marami mayroong mga pagsubok kayong naranasan hindi ninyo naintindihan. But keep on going forward. Patuloy lang kayo. Huwag kayong susuko sa inyong pananampalataya. Maaaring ito'y pagsubok sa inyong pananampalataya katulad ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon, for now I know that you fear God, seeing that you have not withhold your son, your only son, sabi. At ang ginawa ni Abraham, hindi alam ni Abraham, ito po'y nagsimbolo
sa isang ama, sa nagmamay-ari sa universe, na willing din siya ibibigay ang kanyang anak para sa kaligtasan ng ating planeta. No? We will give to God what He asked, even though we didn't know the reason why. If there is something you're holding unto. Kaya mapapansin ninyo, hindi alam ni Abraham ang kahulugan. Pero kung paano nakikita natin ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, madali po nating maintindihan. Kasi before namatay ang ating Panginoon, willing si Abraham ibibigay ang kanya kaysa isang anak. At ito po yung ginawa ng ating Panginoon sa Kalbaryo, sa cross. Isa pang kahulugan, paano na talata sa Biblia, paano tayo magiging wise? The wise shall inherit ano? Glory. Totoo po yan. Sino bang pinangakuan ng Panginoon na magmamana sa kanyang kaharian? The wise virgins. No? The wise shall inherit glory. Magmamana sila ng kaluwalhatian. Ngunit ang kahihiyan magiging ganti ng mga mamamang. Ang kahihiyan, ito po'y magiging ganti ng mga mamamang. Puso, keep it that a man shall feel no evil, shall feel no evil things. And the wise man's heart discerneth both time and judgment. No, gusto kong ipapaliwanag ito mamaya. Sabi niya, puso, keep it that a man shall feel no evil things. Wala daw silang maramdaman masamang mga bagay. At ang puso ng mga matatalino, they discern it both times and judgment. At alam niyo sa Biblia, mayroong sulat po si Apostol Pablo sa unang Tesalonika po, sikat Tesalonika chapter 5. Ang hindi nakakaalam sa panahon ng pagdating ng Panginoon ang mga mamamang lang. Alam ng mga matatalino kung anong panahon darating ang kanilang Panginoon. No, sapagkat sabi ni Apostol Pablo, hindi po tayong anak sa kadiliman. Tayo po'y anak ng liwanag. Magbigay po ako ng halimbawa, si Noah, nung dumating ang baha, alam ni Noah, mayroong baha. Naghanda na siya ng daon. Pero ang hindi nakakaalam sa baha, ang mga tao sa paligid niya. Nung nagpadala ng sinunog ng Panginoon ng Sodoma at Gomorrah, anong nangyayari? Alam ba ni Abraham na susunugin ang Sodoma at Gomorrah? Alam ni Abraham, nagkakaroon pa siya ng bargaining. Panginoon, pag mayroong 50, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, kung mayroong 50, hindi. No? Nagkakaroon siya ng bargaining hanggang 10. Pero napapansin ba ninyo, sa Biblia, alam ng bayan ng Diyos kailan darating ang Panginoon. At ito din ang mangyayari sa huling kapanahonan. Marami sa ating mga Adventist hindi alam ang takbo ng kapanahonan. Sila'y naniniwala na marami pang mga panahon. At kinag-aralan ko yung 7,000 years pattern. Siguro magiging available yan sa YouTube sa darating ng mga panahon. Sa sulat ni G. White, ang ating sanlibutan, nang pumasok ang kasalanan, bibigyan lang ito ng 6,000. Nung namatay, binasa ko sa sulat ni G. White, nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, that is 4,000 years na ang kasalanan. At malapit na mag-expire, 6,000 years. Kung tayo naniniwala sa sulat ni G. White, ay hindi na dadarating ng 100 years ang ating kapanahonan. Kaya sina lang tayo. Mapapansin dito, kaya nga sa kino, puso kipit na commandment shall feel no evil things, and the wise man's heart discerneth both time and judgment. Alam na ang kanilang puso ang patungkol sa panahon. The message is the reflection of the messenger. Kaya mapapansin ninyo ang sigaw ng tatlong anghel. At ito po ang tinig ng Adventism po yan. Sigaw natin mga Seventh-day Adventists. Ano po ang sigaw natin sa mga wise Adventists? I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, unto every nation, kindred, tongue, and people.
and sing with a loud voice, "Fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and sea and the fountain of waters." Mapapansin ninyo, pinagsama yung pagkatakot sa Diyos, glory, at saka hour of judgment. Kasi ito po ang ginagawa ng mga wise Adventists. Nagbibigay po sila ng babala, no? Sa mga panahong darating. So the wise Adventists, masamarize po nito, always ready, always faithful. At ito po ang magiging kalagayan ng mga tao sa salubong sa Panginoon. Pwede ba natin mabubuhay itong isang microphone? Mapapansin ninyo, they are always ready and always faithful. Mapapansin ninyo, ito yung ginagawa ng mga wise Adventists. At gusto kong sasabihin sa inyong kalagitnaan, palagi po itong sinasabi sa YouTube, mga kapatid, ang langit hindi po ito lugar na aksidente. O sa Bisaya, lugar na sulatma. No, masasabi mo na aksidente. Hindi ako naghahanda papuntang langit kung nakapasok ako. No, mapapansin ninyo? O tsamba, no? Tsamba pa ako na naliligtas bagamat hindi ako nagsisikap. Salamat sa grasya ng Panginoon. Pero sa sulat ni Ellen G. White, hindi po natin masusumpungan ng ganun. Sa sulat ni Ellen G. White, sabi ni Ellen G. White, ang langit, hindi po ito lugar na aksidente o sulatma. No? By chance. Ang langit, inihanda po ito ng Diyos sa mga taong naghahandang papunta saan? Sa langit. Mayroon po ditong character formation tayong may pupurma. Gagayamin po natin ang ginagawa ng ating Panginoon. No, sabi ni Jesus Christ sa John 14:12, "Ang sumasampalataya sa akin, gagawin naman niya ang mga gawang aking ginagawa." No, kung si Jesus, anong ginagawa kung si Jesus nagsisikap magligtas ng mga kaluluwa, ganun din ang ating gawain. So, we will follow the pattern. No? Whatever one's calling in life, the first entry should be to win soul for Christ. Ito po yung ating first interest. Ano mang gagawin, gagawin na mga gawain na ating gagampanan. Kaya nga mapapansin ninyo, ako'y tricycle driver. Pero hunos na ang aming mensahe sa YouTube pumatok. Dahil lang sa isang tricycle driver. Marami po tayong mga pastor na nag-YouTube din. Pero pagkukumpara ninyo, kaya nga nagpapasalamat ako sa sulat ni G. White. Sabi ni G. White, ang Panginoon gagamit ng mga ordinaryong mga tao sa huling mga araw. At yung nabasa ko yun sa sulat ni G. White, nagkakaroon po ako ng lakas ng loob. Sabi ko, Panginoon, hindi naman ako na kailangan magpastor pa. Tricycle driver, okay na sa akin. No? Karamihan sa mga video ko sa YouTube, ginagawa ko sa pilahan. Dadadala ko ang Biblia, kaya nga maraming bisis akong nagpalit ng Biblia. Nauulanan ang Biblia, nalilimutan ko sa tricycle. Pero ano man ang aking nagawang topic sa tricycle, pagkagabi, magre-record kami sa studio ni Sir Wayne. Napakabait ng aking kasama, napakatsagan niya. Sabi niya, "Kuya, kailan ka?" Ko, "Mayroon, pag natapos ko, automatic record ulit tayo." Pero, sinimula namin ang aming ministry 2012, I think, o 2011. Pero, ang mga response, sabi ko, ito pala yung magandang ministry. Ako'y natutulog sa bahay, ako'y nagsisermon sa YouTube. Ako'y natutulog sa gabi, maraming nanonood sa aking video. Ako'y nai-encourage, maya-maya, mayroong araw-araw, mayroong magpapatanggap na nanonood. Nagtatanong, anong religion mo, Brother John? Nabag-bless kami sa inyong mensahe sa YouTube. Iko, Panginoon, kung inyo akong pinagkatiwalaan sa nagdaang mga araw, pagkatiwalaan mo ako ngayon, magtayo ako ng sariling studio sa bahay. At binigay ng Panginoon, na sabi ko, Panginoon, mayroon na akong studio, kailangan ko ngayon mga equipment. Nag-umpisa po ako sa cellphone. At itong cellphone na dala ko ngayon, binagsak ko ito ng aking anak, nagpakabit po ako ng internet. At
binagsak po ito ng aking anak, nawala po yung wifi, hindi na maksagap yung aking internet. Kailangan ko na namang bibili magandang cellphone. Sabi ko, Panginoon, tigil kaya muna ako. No? Nagdaan yung tatlong buwan, nanonood ako sa mga in-upload ni Sir Wayne sa kapitulo versikulo sa pag-aralan natin. Sabi ko, Panginoon, gusto ko uling mangangaran. Si Sir Wayne, sabi ko, Sir, pwede akong magre-record ulit sa iyong studio. Sabi ni Sir Wayne, ay hindi na pwede ko yun. Nagiging kundika ng aking studio. Hiningi ko sa Panginoon, Panginoon, mayroon akong dalawang hiningian, kaibigan. Sabi ko, si Edgar, sabi ko kay Edgar, pwede ba ako akong tulungan sa aking ministry? Bilihan mo ako ng kamera. Kasi kilala ko siya, nagbibigay ng tulong sa mga simbahan. Sabi niya, pag darating yung aking pera, bilihan kita ng kamera. Nagkontak ako sa Japan, may mga kaibigan akong mga Adventist sa Japan. Sabi ko, sister, tulungan mo ako dyan na makakaroon ako ng magandang kamera. Sabi niya, darating tayo dyan, mag-iipon muna ako. Pero isang araw, umiyak ako sa Panginoon. Alas 3 ng umaga. Sabi ko, Panginoon, natigil na ang aking ministry sa YouTube. Pero gusto kong mag-topic ulit ang mga panibagong topic. Nagkamali ata ako ng hiningian ng kamera. Sa iyo na ako hihingi ngayon. Marami akong mga testimoning narinig pag sa iyo hihingi, ibibigay. Ngayon, hihingi ako sa iyo, ibibigay mo sa akin ang kamera. At alam mo, after 2 days, ay pinawagan ako ng sekretary sa 1,000 missionary. Sabi niya, John, pupunta ka dito sa 1,000 missionary home camp anniversary natin. 38th anniversary ang 1,000 missionary. Lahat ng mga seniors missionary ay nandito. Sabi ko, sige, pupunta ako dyan. Naghanda kami umaga, pagka dumating kami doon, dala ko ang aking pamilya. Pagdating namin, doon na kami sa huli, kasi huli kami dumating. Wala nang maupuan. Dumating yung isang kapatid natin galing sa Kuwait. At nung dumaan siya sa tagiliran ko, napansin niya ako, bumalis niya. Sinamayan niya ako, sabi niya, ikaw si Brother John, ano, hindi ako nagkamali. Sabi niya, oo. Sabi niya, ako si Brother Nelson Valencia. Sabi niya, ako si Nelson Valencia. Sabi ko, may kabatis pa akong Nelson Valencia. Sabi niya, viewers mo, ako yung viewers sa mga YouTube mo sa internet. Palagi akong nagla-live sa iyo. Galing po ako sa quiet, pero natin ko lang. Mamaya mag-usap tayo. No, nang pinagpad po kaming dalawa, no, nang maya-maya nagsisiara ko, siya, may nang lumabas ako sa CR, nabangan ako ni Brooks Mendez, nakipagkwentuhan sa akin si Brooks Mendez, pumunta naman si Nelson Valencia. Nagsisiar din, pagdating niya sa CR, paglabas niya, nagkwentuhan na kami. Nahihiya na ako kasi gusto kong makikinig sa sermon ni Pastor Lee, si Brooks Mendez, hindi na ako bibitawan. Nakipagkwentuhan, sabi kami, mag-usap kami. Nang lumabas si Nelson Valencia, nakipag-usap na rin sa akin. At sabi niya, Brother John, marami kaming ministry na tinutulungan. Ang pag-aralan natin, tinutulungan namin. Ang Back to the Scripture, tinutulungan namin. Ang hindi namin natulungan ang iyong ministry. Ano bang tulong na gusto mong itutulong namin? Sabi ko, tamang-tama yan, kapatid. Kasi kailangan ko ngayon ng kamera. At alam mo, pag-uwi niya, next Sabat, umuwi siya kagad sa Kuwait. At apat lang na Sabado nag-kolekta sila, nakabili na ako ng kamera. At ang perang pinadala nila sobra-sobra, kasi nabili namin ang kamera, second-hand, 50,000 lang. Kasi ang halaga niya, nasa 85. Nakabili pa kami ng editing machine para sa studio. Sabi ko, kapatid, ito yung narating ng inyong tulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, balik studio uli ako, nasa bahay pa namin. Kaya, kulang ang aking mga gamit, si Serwin ang mga gamit, dala-dala niya sa bahay. Napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, kasi ang ating first interest sa paglilingkod is the soul winning of others. Ito yung great commission na iniwan sa atin ng Panginoon. No? Kung mayroong gawain na ipapagawa ang Panginoon na mahalaga, na madala natin ang kaluluwa sa kanyang paanan. He may not be able to speak to congregation, but he can work for individuals. Magkakaiba po ang ating gawain. Maring sabihin ninyo, Brother John, hindi namin kaya ang iyong ginagawa. Ano ang inyong magagawa ngayon sa Panginoon yan? Maraming gawain sa media ministry kapag
nasa likuran na kayo sa mga gumagawa, kasama na kayo sa isang mga ministeryo. Sa women's ministry, lahat ng department suportahan ng inyo, gawain sa iglesia. Magbubunga po yun ng kaluluwa. At sino man kasama sa gawain ng Panginoon, kasama kayo. Kaya nga sabi niya dito, today we can communicate the instruction received from the Lord. Ministry does not consist alone in preaching. Sabi ni Lynch White, hindi preaching lang ang gawain ng Panginoon. Your job is what you feed for. Ang ating mga ginagawa, yun kung paano tayo binabayaran ngayon, but your calling is what you're meant for. Ang pagkatawag sa atin, ito yung nagpupurong, dito natin pinuporma ang ating karakter. At ang ating passport sa langit ay ang ating ano? Karakter. No, ito po yung ating passport sa langit. He that win soul is wise. Ito yung sabi ni Solomon. Sino mang nagdadala sa mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon, sila pong itunuturing ng Panginoon ng mga wise. At ito yung nais kong iiwan na sa ating paglilingkod, we must be wise. But that, ating din pag-aralan kundi at dito tayo magtatapos. But, and if that evil servant shall say in his heart, my Lord, delay it this coming. Anong sinasabi ng police servant? Yung masamang alipin? Pareho silang nasa tahanan ng Panginoon. Pareho silang naghihintay. Pero ano ang kanyang gawi at ano ang kanyang ginagawa sa iglesia? Ito yung kanyang iisipin. Ang aking Panginoon magtatagal. At ito yung marami sa iglesia ngayon. Maraming mga Adventist pa tayo ngayon. Maraming mga pangarap. Kasi they are hoping na malalipat pa ang isang henerasyon. At ito yung gusto kong iiwan sa inyo. Ito tayo, nandito na tayo sa huling henerasyon. No? Hindi na lilipas ang marami pang henerasyon. Pero ang police servant, sabi niya, my Lord, sabi niya, delay it is coming. Ito yung isang gawi o kagawian na no, keep thy heart with all diligence for out of it as the issue of blood. Ano mang nilalaman ng ating puso, yan ang magiging may lalabas ng ating bibig. Kung ang ating puso ay makasanlibutan din ang lalabas sa ating bibig. Kung ang ating puso ay nasa Panginoon at paglilingkod sa Kanya, ganyan din ang lalabas kung ano ang mayroon sa ating puso. Kaya sabi ni Solomon, let's keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life. No, kaya nga maraming mga Adventists, ganito po. Ito po yung larawan ng isang Adventist. At ito po yung foolish Adventist. Ano po ang kanyang nasutunan at nalalaman? He is an Adventist that is living for himself. Marami po tayo niyan. Maraming mga Adventist sa loob ng iglesia, hindi namumuhay para sa Panginoon, kundi namumuhay para sa sarili. Living as if Jesus will not come very soon. At ito po yung characteristic ng mga unfaithful Adventists. Physically in the house, but in his heart is in the world. Nandito sa loob ng iglesia, pero nasa sa loob lang dahil membro lang ng iglesia. Pero walang gawain ginagampanan. Rob of its sense of urgency. He has rejected the idea of the judgment and prophetic prophecy. Did not struggle to know the great theme of the Bible. Hindi na nag-aaral ng malalim. At kapag mayroong sermon na matagal, nagre-reklamo. No? Mapapansin ninyo, one only thing he knows is when the clock reached 12:30 and the speaker still speaking, ay hindi na komportable. No, mapapansin ninyo, desire to hear smooth things is satisfied in the soft stuff. Ayaw niyang mga sermon na patama sa kanya. No? Kaya ito yung mga characteristic ng mga Adventists na mga hindi pa handa sa pagdating ng Panginoon. Then said the come. Sa panahon ni Jeremiah, si Jeremiah, sa faithful prophet of God,
siya po'y iyaking propeta, siya po'y nagbibigay sa mensahe, pero ang mga church sa loob ng iglesia, ang mga rabbi, sabi niya, then he said, come, let us devices against Jeremiah. No? For the law shall not perish from the flesh, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come, let us smite him with a tongue, and let us not give it to any of his words. Ano karakter, anong mga ugali ng mga mananampalataya ito na kinagiglim ng mga bayan ng Panginoon? With their gossip, with their tongue. Kapag mayroong gawain ay ang kanilang focus na pag-uusapan ang meaning ng ministry ng iba. No? Kinukundi na ang gawain ng mga kapatid. At they don't like the message, so they try to silence the messengers. Napapansin ba ninyo ang parable sa wise mga police servant? Kasi dalawang servant ito eh. Sinaktan nila ang kapwa nila servant. Kasi sinabi nila sa kanilang sarili, magtatagal ang ating Panginoon, at nag-umpisan silang sinaktan ang kapwa nila servant. At sino sa palagay ninyo ang sinaktan ng mga police servant? Ang mga wise servant. Ama, mapapansin ninyo sa ating iglesia, mayroong gawain na pinaplano ang mga wise Adventists, ang mga police Adventists, yun yung tagaharang sa gawain. No? Mapapansin ninyo, ganun ang mga pangyayari. Bakit mayroong in-fibor sa gawain? Mayroong fibor at saka un-fibor sa gawain na susulong sa iglesia? Kasi dalawa po ang nasa loob ng ating iglesia. Wise Adventists at saka police. Kaya nga mapapansin ninyo, mayroong mga Adventists sa loob ng iglesia na ugali parang sa labas. Kaya minsan nadi-discourage ka. Maraming nag-i-expect ng Adventists ay mga banal na. Pero when they enter the church, nagugulat sila. Nung ako po ay nag-aral ng theology sa Mountain View College, may mga acrobat dumating sa aming bayan. At nagiging kaibigan namin yung mga grupo ng mga acrobat, kami mga officialis kami sa iglesia. Nakatira sila doon for 3 days, ay nagiging close po namin. Pero sabi ko, napakaganda pala ng paaralan sa Mountain View College. Pero sa susunod na taon, pag mag-graduate ako sa high school, diretso po ako doon. Kasi mahirap kami, pero alam ko ang Mountain View College, na kapag pag-graduate, na kahit mga mahihirap, mag-working ako doon. Pero pagdating ko doon, ako po'y nanghina nang dumating ako sa Mountain View College. Kasi dumating ako doon, diretso ako sa cafeteria kumain, at diretso sa dormitory kung saan ako tumira ng day doon. Patapos na masyal ako doon sa auditorium, mayroong nagpipingpong doon mga kabataan, ay naghumura. Naku, sabi ko, nagugulat ako. Ako ay hindi Adventist doon, ako ay naghumura. Pinagsikapan kong maialis ang aking paghumura ang tagal. Dumating ako sa kolehiyo ng itinatag ng Panginoon, ang taas ng aking tingin. Kasi ang Mountain View College, kilala na doon, nagtatapos ang mga pastor. Pero pagdating ko doon, nagmumura yung mga kabataan doon, nagpitingpong. Nang lumo ako, Panginoon, ito pa na ang larawan ng Mountain View College. Pero pinag-aralan ko ang Biblia sa sulat ni Dwight, ito pa na yung realidad. Ha? Maraming mga taong hindi nababago sa katotohanan. Kasi hindi sinasabuhay. Wherever good works is begun, there is an evil doer or caliber ready to enter as a dispute over forms or technicalities. Kaya mapapansin ninyo, may mga gawain tayong ginagawa sa iglesia, kini-question ang mga technicalities. No? To draw mind away from the living realities, we need to affirm that God is about to work in a special manner for His people. Nakasulat ko yun sa Desire of Ages. Whenever the message of truth comes to souls with special power, Satan stir up his agents to start a dispute over some minor question. Kung ang Panginoon naglagay siya ng mabuting binhi sa iglesia, si Satanas naglagay din ng hindi mabuting binhi. E mapapansin natin bakit hindi pa sakdal ang Adventism, kasi hindi talaga mangyayari. Sabi ni Lindsay White, mangyayari ba na ang iglesia magiging sakdal? No? Sabi ni Lindsay White, ang iyong
tinitingnan hindi mangyayari. Sapagkat sa iglesia, dalawa pong grupo dyan. Ang isa, nasasakdal sa pamamagitan ng dugo, yung isa hindi. Sapagkat maraming mga unwise. Pero kapag paalisin na ng Diyos ang hindi tapat sa iglesia nito, papasukin naman niya ang mga tapat sa labas, then yan ang panahon na ang iglesia magiging perfect. No? At ito yung hinihintay ng ating kapanahonan ngayon. Let them not be enticed unto controversy that will work only through winning souls. The question that most concern us are, do I believe with saving faith on the Son of God? Is my life is in harmony with the divine law? Ito yung pinakatanong na dapat nating itatanong. Who are the drunken? Na mapapansin ninyo, ang mga unfaithful Adventists, hindi lang niya sinaktan ang kapwa niya alipin, ay sumama pa siya sa mga manlalasing sa labas at kasama nilang naglasing. Ano ba itong mga manlalasing? Mapapansin ba ninyo sa Revelation 17, mayroong isang babae na mayroong hawak ng cup at nanginawakan niyang kupa. Nilasing niya ang mga hari at ang lahat ng nananahan sa lupa. Nang nababasa ko yung lahat ng nananahan sa lupa, sabi ko, maaaring kasama pala ako niyan. No? Pero sa mayroong exception na nakasulat, lahat ng nananahan sa lupa na kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Lahat pa lang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, nalasing niya. Kaya nga, mayroon ding mapapansin ba ninyo ang mga perfect Adventist, hindi sila nahahawaan ng babae. Ang 144,000, hindi sila nahahawaan ng babae. Ito po yun. Kasi lahat ng nananahan sa lupa, nalalasing ng babae ito. Pati ang mga unfaithful Adventist. Sumama sila sa labas sa mga manlalasing. Kasi they are worldly Adventist. Ang mga unfaithful Adventist, worldly Adventist po siya. As the storm approaches, a large class who have professed faith in the 30 angels' message have not been sanctified through the obedience of the truth, abandon their position and join the rank of the opposition. By uniting with the world and partaking of the spirits, you have come to view matters in nearly the same light. Mapapansin ninyo, ito yung nangyayari siya. And when the test is brought, they are preferred to choose the easy popular side, men of talent and pleasing address, who once rejoice in the truth, employ their power to deceive and mislead, so they become the most bitter enemies of the former brethren. Ito yung nangyayari sa mga unfaithful Adventists. Hindi lang sila kasamang naglalasing kasi tatanggapin nila ang mga programa sa sandilo sa darating na mga araw. No? Pipiliin nila ang magiging madaling pagpili na hindi sila mahihirapan kasi hindi sila sanay sa gawain. Hindi sila mahirap o hindi sanay sila sa mahirap. Kasi men of talent facing address. Pero mapapansin ninyo, magiging better enemies of the former brethren. No? Sabi niya rito, and he that twice shall shine as the brightness of the firmament. And he that turn men into righteousness as the star forever and ever. Ito yung sinasabi ni Daniel, siya yung mga pantas, magliliwanag, at magliliwanag sila katulad ng araw. No? And that turn men into righteousness as the stars of forever. Kaya mga kapatid, dito tayo magtatapos ngayong umaga. Ako'y nagpapasalamat ng ating kapatid, ang elder ng iglesia, binigyan ako ng slot. No? Ang aking layunin dito, dadalo lang. Sabi ko, makita ko lang personal si Sister Edith at may interview namin ng kunti. Kasi, napapansin ninyo si Jesus Christ, kapag mayroong pananampalataya na makikita ang ating Panginoon, hindi niya pabayaan yung aalis ang pananampalataya without any comments. Na napapansin ninyo yung humipo na babae sa kay Jesus?
Sabi ni Jesus, sino umiipo sa akin? Ano din Jesus sabi ng babae, mahipo ko lang ang kalaylayan. Gagaling ako. At nagsisikap siyang umabot na mahipo ang kanyang laylayan. Nung nahipo niya, damagdaman niya yung kapangyarihan dumaan sa mga bihin ng kanyang katawan. At nag-umpisa siya, tumalikod, nagmamadali. Kasi gumaling na siya. Pero nung sabi ni Jesus, sino humipo sa akin? Tumingin ka agad siya sa babae, eye to eye. At sabi ng babae, Panginoon, ako po ang humipo sa iyo, mga alagad, sabi ng mga alagad. Normal lang naman yung humipo. Maraming siksikan, di ba? Napapansin niyo, saan ba ang direksyon papunta ni Jesus Christ? Papunta siya doon sa namatay na batang babae na 12 years. Mayroon ding 12, ano naman? Mayroon ding 12 years naman na isang babaeng nagdudugo. Alam niyo, in one hour, dalawang babae ang pinagaling ng Panginoon. Yung isa 12 years na nagdudugo, ang kanyang karamdaman, nauubos na niya ang kanyang kayamanan sa doktor, hindi pa gumaling. At mayroon namang 12 years na namatay, bubuhayin niya. At alam ninyo, itong dalawang babae is a type of God's people. Ang 12 years na nagdudugo, simbolo of the 12 tribes of Israel, na maraming nagdadanak ng dugo ng mga tupa, wala pa rin solusyon ng kasalanan. No? Wala pa rin kagalingan ng kanyang sakit. Pero mayroon ding 12 na apusol na mga patay naman tatawagan niya. Ba? Yung 12 apusol na kanyang tinatawagan, patay naman ang pananampalataya. Kailangan niyang buhayin. In one hour, dalawang babae ang pinagaling ni Jesus Christ. At papunta siya doon habang papagalingin, humihipo naman itong nagsakit ng 12 years. Nang nahipo, sabi ni Jesus, sino humipo sa akin? Nang lumingon siya, eye to eye, tinitingnan ni Jesus Christ, nahiya po yung babae. Sabi ng babae, alam pa na niya na ako'y humipo sa kanya. Lumapit siya at nangungusap, Panginoon, 12 years po akong may sakit. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, lumamalis ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At ito po yung layunin ng aming ministry. Sino mang pinagpala ng Panginoon, actually ginagamit na kami bilang kasangkapan ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo sa media ministry. Lahat ng madadala kung kaya namin abutin, pupuntahan po namin. Ang layunin, hindi namin padadaanin ang pananampalataya ng aming kapatid. Without any comments. Ang layunin namin, sister, may interview ka namin kunti, mangyayari siguro ito mamaya. Ilagay natin ito sa YouTube. At kung paano kayo tinawagan ng Panginoon sa paglingkod, dinala kayo niya sa tunay niyang kawan, gagamitin po namin niya sa media. Kasi lahat ng pinagpala sa gawain ng Panginoon ay makashare din sa pabalita ng Panginoon. At ito po yung aming layunin. Kasi tayong lahat niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. At patuloy ang Panginoon gumagamit sa atin. Kaya nga, para sa amin, ang aking ministry, tinatawag ko itong The Gospel of Jesus Christ. No? I am not ashamed to preach the Gospel of Jesus Christ. Ito yung kanta na narinig ko kanina sa Sabbath School. Sabi ko, timely. Ito yung kanta na gusto ko sa aking ministry. But we preach Christ crucified. To the Jew, it is a stumbling block. And to the Gentiles, it is foolishness. Nung nag-uumpisa, nag-angaral ang mga alagad na hindi ito naiintindihan ng mga Jew. Even to the Gentiles, it is foolishness to them. But unto them which are cool, both Jew and Greeks, Christ, the power of God, the wisdom of God. Pero para sa mga tinatawagan niya, at tayong lahat tinatawagan, no, sa mga Hudyo, mga Griego, it is the power of God and the wisdom of God. No? Kaya nga, sabi niya, the wise master become the foolish so that the foolish servant might become the wise. Ito ang aking panalangin. Sana ang pagpapala ng Panginoon sumasa ating lahat. Ito ang panalangin ko ngayong umaga.